The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus said to the crowds, "This is how it is with the kingdom of God. It is as if a man were to scatter seed on the land and would sleep and rise night and day, and the seed would sprout and grow, he knows not how. Of its own accord, the land yields fruit. First the blade, then the ear, then the full grain in the ear. And when the grain is ripe, he wields the sickle at once, for the harvest has come." He said, "To what shall we compare the kingdom of God? Or what parable can we use for it? It is like a mustard seed, that when it is sown in the ground, is the smallest of all the seeds on the earth. But once it is sown, it springs up and becomes the largest of plants and puts forth large branches, so that the birds of the sky can dwell in its shade." With many such parables, he spoke the word to them, as they were able to understand it. Without parables, he did not speak to them, but to his own disciples, he explained everything in private. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. If the seed could talk, the seed will ask God, "What must I do so that I can sprout and grow and bear fruit?" Yung tanong ng buto, pwede ring tanong ng tao sa Diyos. Ano ho ang dapat kong gawin para ho ako ay bumuti? Huwag na nating tanungin para ako gumanda, kasi baka wala ng solusyon. Paano ako bumuti? How can I be better as a person? The question of the seed is the question of every human being. How can I grow and how can I bear fruit? Una, tingnan natin ang talinhaga. Ang unang dapat gawin, pahawak ka sa Diyos. Let God hold you in His hands. Let God hold you. Pahawak ka. Hindi lang hipo, hawak ng Diyos. At hindi lang nadikit, kundi hawak sa kamay. The seed cannot grow unless the seed allows itself to be held by the hands. Pahawak ka sa Diyos. Pero pangalawa na dapat mong gawin ay hayaan mong ilaglag ka ng Diyos. Hindi magandang pakinggan kapag sinabing nilaglag ka ng kaibigan mo. Pero kapag nilaglag ka ng Diyos, mapapabuti ka. Because in being sown, in being released from His hand, we die. And when we die, we grow. There is no growth without dying. There is no growth without being buried on the ground. Ang una, magpahawak ka sa Diyos. Pangalawa, hayaan mong ilaglag ka ng Diyos. Because the sowing that comes from God can only make you better. Pangatlo, huwag kang makialam sa Diyos. Huwag kang makialam sa Diyos. Si isa lang ang dahilan, kasi siya lang ang Diyos. Hindi niya kailangan ng payo mo. Hindi niya kailangan ng advice mo. Hindi niya kailangan ng opinion mo. Ikaw ang may kailangan sa opinion niya. Ikaw ang may kailangan sa isip niya. Ikaw ang may kailangan sa kalooban niya. Huwag kang makialam sa Diyos. That is what the seed did. The seed was in his hands,
The seed was dropped from the hands, and the seed just stayed on the ground. But staying on the ground and resigning everything to the Lord, surrendering everything to the Lord, the seed grew. Tatlong payo sa inyo ngayong umaga. Pahawa ka sa Diyos. Kung kailangan, hayaan mong ilaglag ka niya. Huwag kang matakot. Mapapabuti ka. Pero pangatlo, kapag pakiramdam mo na laglag ka at patay ka na, huwag kang makialam sa Diyos. Alam ng Diyos ang ginagawa niya. And in time, although you feel you have died, you will sprout, you will grow, you will bear fruit. Pahawa ka sa Kanya, ipalaglag ka sa Kanya, huwag mo siyang pakialaman. Let us bow down our heads and remember our sick brothers and sisters. Our sick brothers and sisters who are following us on live stream. Wherever they are, may they receive the blessings of healing right now. The Lord be with you. And with your spirit. May the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Let us live our lives in the hands of God. Thanks be to God.